wala pa kami talaga ng major exhibit. Mm-hmm. So, lahat to gawa ng mga local artists nila. Bata pa lamang, pangarap na ni Cesar na makabisita sa mga art gallery. Ito'y dahil sa pagkahumaling nito sa sining, lalong-lalo na sa pagguhit at pagpinta. At matapos ang ilang taon, natupad na niya ang pangarap na ito at nakapagpatayo na siya ng sariling art gallery. Maalala ko dati, no, high school ako, gusto kong pumunta sa mga art gallery at saka museum. Kaso nga lang sa Manila yun eh. So, mahirap, tsaka parang, alam mo na, para lang sa mga may kaya. Yung mga ganong feeling. So, sabi ko, magtatayo na lang ako ng art gallery ko later on, sabi ko. So, ito. Meron naman na. Nagsilbing inspirasyon ni Cesar ang talento at pagmamahal sa sining upang maitayo niya ang matagal na nitong pangarap na sariling art gallery. Matapos makumpleto ni Cesar ang art gallery, balak niya itong buksan sa publiko. Pero then may kaibigan ako na pumunta, sabi niya, "Kuya, ba't di mo dagdagan ng merienda kasi may mga pumupunta. Sayang naman business opportunity sa amin nila." So, nung kanina, inayos namin. So, kung makikita niyo ngayon, medyo maayos na siya. Then, in-invite namin yung mga local artists ng La Union para mag-display din ng mga artworks. Tapos, syempre, naghanap sila ng pagkain, yung mga bisita, yung mga guests na pumupunta rito, naghanap ng makakain. So, naisip namin ng misis ko na mag-offer ng simpleng mga merienda lang, like pansit at saka halo-halo. Which is eventually, kung naman na, nagustuhan ng mga tao. Bukod sa pagkabusog ng mga mata sa mga nagkagandahang paintings, mabubusog din ang tiyan sa mga pagkaing alok sa cafe. Kabilang na dito ang vegan longganisa with mozzarella at kape ay ayo. So sobrang saya ko kasi na-find out ko na meron palang mga coffee shop na ganito. Kasi sa Pampanga, usually Starbucks, ganun lang, Coffee Bean, ganun. Isa sa mga nahumaling sa Art Gallery Cafe ay ang customer na si Jeneline. Aniya, nang makabalik ito sa La Union matapos ang 3 taon, hindi niya pinalampas ang pagkakataong makabisita dito. So nag-search ako sa Facebook. May na-find out ako na coffee shop na kakaiba na may iba't ibang gawa ng mga kababayan nating mga Ilocano na pwede nating ipagmalaki sa ating bansa. Dagdag ni Cesar, ang kanyang art gallery ay nagbibigay din ng pagkakataon sa mga batang makabisita sa mga art gallery gaya ng pangarap niya noong musmus pa lamang ito. So, ganun din yung parang gusto kong mangyari sa mga elementary student o yung mga bata na may interest sa arts na gusto rin makapunta sa mga museum at saka art gallery. So, wini-welcome namin sila sa lugar namin para magkaroon sila ng first-hand experience sa arts, makita yung artist, o kaya magkaroon sila ng at least man lang art workshop, which is ginagawa naman namin before pandemic. So meron kami mga guest na mga student itong mga neighboring school namin. Nagsisilbi din itong lugar para sa mga workshops ng pagpipinta. Advocate din kasi si Cesar sa pagpapahalaga ng sining sa bayan ng Bawang. Katunayan, kasali siya sa isang exhibit na tinawag na Tanok na magaganap sa Nobyembre. Itatampok dito ang mga historical sites ng bayan ng Bawang. Isa lang si Cesar sa mga patuloy na nagpapahalaga at nagpapayabong sa makulay na sining sa probinsya ng La Union. Sophia Pagaduan para sa Luzon Headlines.